Ano yan, nakaready ka na rin dyan sa pintuan. Aalis si Mamaw, ha? Aalis si Mamaw. Iwan mo na ikaw, ha? Dadalawin ni Mamaw si Papaw sa ospital. Papapri mo na rin si Papaw, ha? At si Mamaw. Tanya. Huwag na ikaw malungkot, ha? Huwag na malungkot yan, Tanya. Iwan mo na ikaw, ha? Huwag malungkot ikaw. Hmm? Nag-aayos pa lang ako nadadalhin sa ospital. Kanina, nandun din siya sa akin. Ngayon, nung nakaready na ako, ayun, nakaharang siya sa pintuan. Alam niya na may sakit siguro yung asawa ko ba. Nasa ospital, malungkot din siya. Gagaling si Papa, ha? Hmm? Iwan mo na ikaw dito sa bahay. Nakakain ka na naman, eh. Ha? Dadalawin ko yung asawa ko ngayon sa ospital. Pangalawang araw niya ngayon doon. Pakisama niyo sa panalangin ng asawa ko. At pati na rin ako kasi ngayon dadalawin ko siya. Kasi nga nandun siya sa ward sa mga COVID corona. Kaya walang ibang magtatsaga kundi ako dahil ako yung asawa niya. Kaya isama niyo na lang din sa prayer na gumaling yung asawa ko at pati ako maging ligtas din. Mahirap, maging sakit. Walang dadalaw kasi nga may virus. Kahit kaibigan, kamag-anak, wala talaga. Ngayon mo mararamdaman yung mga kung sino yung ano talaga. Ngayon ako lang dadalaw sa asawa ko kasi nangyari ko lang. Alam naman natin lahat delikado, pero sigad na lang, binibigay ko na lang sa kanya yung buhay namin. Yung buhay natin, siya lang nakakaalam. Kasi kung talagang tatamaan tayo, tatamaan talaga, di ba? Virus siya na hindi natin nakikita. Pero alam ko, walang higit sa kapangyarihan ng virus kundi ang Panginoon. Dahil siya lang talaga, siya lang makakatulong sa atin. Kaya lagi tayong mag-ingat, magdasal, na naway ligtas tayong lahat sa virus na yan. Kasi hindi natin alam malaban ni virus. Pero ang Panginoon, kahit hindi natin makikita higit sa lahat, siya ang may kapangyarihan sa lahat. Siya ang may alam. Kaya ngayon, naalis ako, naway maging ligtas ako. Maging ligtas ako sa anumang ko. Kasi yung hospital na yan, talagang nandoon yung mga virus, doon dinadala. Pero alam ko, si God ang bahala sa buhay ko. Sa kanya ko binibigay ang buhay ko ngayon. Alam ko, walang ibang tutulong sa asawa ko, hindi ang Diyos. Alam ko, bibigyan pa siya ng buhay. Alam ko malakas ang asawa ko, kaya niya. Dahil bibigyan pa siya ng Diyos ng panibagong buhay. Kaya tayo mag-iingat. Lesson sa atin to na yung mga labas ng labas. Ingat. Maraming salamat sa inyo. God bless us.
tayo sa bus. Kala ko 30 minutes lang. Thanks God. Maganda yung araw. Ilang ulan. Ayun o, nakikita niyo yung building na yan. Yan na yung hospital. Sana makapasok ako ngayon. Madalaw ko ulit yung asawa ko. Ayan na yung hospital na yan. Ayan na yung hospital na yan. Pala. Pero siya, ano pa lang, ngayon pa lang tinest, bukas daw yung asawa. Diyos ko, ipag-pray na yung asawa ko. Thank you.